Yes, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, nandito kami sa Capillaris Fund. Ito ang pinili naming spot, gilid ng pader. Ngayon, meron kaming dalang sliced bread. Yan ang gagamitin naming pain. Titingnan namin kung gaano kabisa ang sliced bread na panghuli ng bangus. Gamit ang dalawang fishing rod. Ayan guys. Simulan natin. 3, 2, 1. Ngayon guys, maglalagay tayo ng pain gamit ang sliced bread. Tcharam! Si sliced bread ang bida. O, pumunit lang siya. Sliced bread lang this time ang aming pain. Titingnan natin kung gaano kabisa ang pain na sliced bread para makahuli kami ng bangus. Yan o, ganyan lang siya guys. Pumiraso. Yan o, binilot niya. Binibilot-bilot. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Yan, tinusok. Ayan siya, ipinagitna sa hook. Ganyan lang kasimple ang paglalagay ng sliced bread. Bibilog-bilugin. And then, tutusok-tusukin. Yan. Papagitna mo yung hook. Yan siya. Ayan siya guys. 1, 2, 3, and 4. Ito ang floater. Yan. So, yun ang sinker. Yan, mamaya papakita natin kung paano ihagis. O, ayan, yung isa naman yung nilalagyan niya. Ayan. So, konting-konti na lang. At magsisimula na tayong maghagis. Tada! O, diba? Para meron na tayong banderitas. Ayan guys, alas 7 ng umaga, magsisimula kaming mamingwit. Hanggang 11 o'clock lang kami guys. 4 hours. Update lang po kami dito guys. Titingnan natin kung gaano kadami ang mahuhuli nating bangus. Gamit ang sliced bread na pain. Ayan siya guys, ready na siyang magbato. Ho go! Ayan na siya. Ayan guys, mga kanguso, ayan na ang floater, tingnan nyo. So iiwasan lang nating masabit sa puno. Ayan. Hinagis na niya guys. Ayun siya. Nasaan? Ayun guys, oh. Kita nyo? Ganun kalayo.
Ayan. So, ihahagis niya ulit ang isa pang fishing rod. Yun, kita niyo dun siya bumagsak. Tingnan natin guys kung gaano kabilis makahuli ang sliced bread na pain. Kung mabisa ang sliced bread para sa bangus. Yan siya guys. Ayan guys, may huli na. Kita nyo po yung aming fishing rod gumagalaw-galaw. Ayan oh. Gumagalaw siya. So, ayan. Yan ang indication na may huli. Yung fishing rod gumagalaw-galaw. Masyado siyang malikot. So, meaning ang nahuli ay bangus. Kadalasan, talaga, pag malikot, bangus ang nahuhuli. Yan siya. Naku, sumabait. Bait. Ayan guys, sumabit ang aming nahuli. First catch, sumabit. Sumabit sa kahoy. First cuts guys, sakasawi ang palad, sumabit sa kahoy kasi may nakaharang na kahoy. Ayan, susungkitin ng isang fishing rod. Nawalan yung kahoy, lumubog. Guys, ito yung aming unang huli. Gamit ang sliced bread. Tingnan natin kung gaano kabigat. Ayan guys, nakita nyo, 1.5 kilos ang nahuli. First catch. Panalo. Kasi ang laki. Pinahirapan pa kami guys ha, diba? Sumabit sa sanga. Naputol. O, ayan, gumagalaw pa siya. Ang saya-saya. Tingnan nyo naman, guys. Oh, ang laki. Yan. Okay. Guys, ito yung sumabit namin. Ano, tingnan nyo naman ang nangyari. Ayan. Nakahuli ng isda, nakahuli pa ng sanga ng kahoy. Magse-set up uli kami ng panibago. Ayan. Maglalagay uli siya ng sliced bread para sa susunod na haggis.
Okay, ready nang ihagis, guys. Yan, nakahagis na, guys. Wait uli natin ang susunod na kabanata. Yung isang rad wala pang huli, guys. Hintayin na lang natin. Ayan, guys. Indication na may huli. Gumagalaw na ang rad. Yan siya, guys. Ay, mukhang malaki siya kasi matindi yung ano niya, yuko. Yan, abangan natin, guys. Kung gaano kalaki ang nahuling bangus. Ay, check natin kung bangus nga ang nahuli. Nakawala? Ayan, mga kanguso, magkakabit na naman siya ng pain na sliced bread. Tada! Gagawa na uli siya ng banderitas. Kaya minsan ganon, guys, pagka medyo matagal na, kailangan i-check-check din ang fishing rod kasi katulad niyan, nagintay tayo, wala na palang pain. Kasi masyado na matagal yung isang oras para sa paghihintay. So, may mga ganyang bagay na nangyayari kasama sa buhay. Nag-aantay ka, yung pala wala ka nang inaantay. Kasi may tumira na. Ayan. Kaya kailangan kabitan ng panibagong pain, mga kanguso. Ayan siya. Tapos, ibabato niya ng panibago. Ganyan, ganyan. Minsan, check-check din pag may time. Tingnan natin, guys, kung ilan ang mahuhuli namin ngayong araw na ito. Pero hanggang 11 a.m. lang kami, guys. 4 hours lang, 4 hours. Kasi 7 kami nag-start. 7 to 11. Ayan, guys. Ready na ang banderitas para ihagis. Wick. Ayan. Ayan siya. Baka naman matamaan ako. Ingatan lang ang puno. Yan, oh. Nahagis na. Doon siya pumagsak, guys. Doon. Saan ang floater? Hindi ko makita. Makita yung floater sa layo. Guys, another bangus. Ayan, guys, gumagalaw na yung isang, ay, mukhang malaki to. Ayan na siya. Ayan siya, ayan siya. Kita nyo yung rod. Op. Op. Uy, grabe, panalo na naman. Ang laki, guys. Ayan, guys. Naku po. Naku po, tumalon. Ayan, guys. Op. Op. Ayan, sakto 1 kilo, guys. Nahuling bangus. Yan ang pangatlong catch. Yan, guys, magbabato ulit pa ng panibago dahil nakahuli-huli kami ng isang malaki. Ready? 1, 2, 3, go! Whee!
Yan siya. Itutusok ulit dyan. Tadang! Ayan guys, panibagong haggis. Magte 10:30 na guys. Ayan guys. Nakahuli. Asa na? Ayan. Tingnan natin kung gaano kalaki ang nahuli namin. Uy, mukhang mabigat to ah. Oops. Ayan. Ayan mga kanguso, 11 o'clock na. Nakahuli kami ng 4 na bangus. For now, ayan, lilikumin na ang fishing rod. Yan ang gamit ang sliced bread na pain. Sa susunod na vlog namin, check namin ang masa. Same spot din kami. Ayan guys. Ang aming nahuli. Thank you guys. Bye-bye.